Hi guys, ito yung sabaw natin today. Ito, labanos to, pero ganito yung kulay. Carrots, and then mais, and then beans. Tapos itong, ewan ko ano yan. Ayan, kasama, tas ito, tas nuts. Ayan, and then itong baboy na pinakuluan. So, tatanggalin yung dugo niyan. And tsaka na natin siya huhugasan pagkatapos niyang kumulo and lumutang na yung dugo. So, etong mga ano na to is ilalagay mo lang siya dito sa lagayan na to. Ayan, sa soup pot. Ayan, so hugasan mo siya and ilalagay mo lang siya doon. Ayan, so hugas ko na to pero hugasan pa natin uli. Ayan. So, makalat kasi hindi ko pa tinatapon yung pinag-anuhan ko nila. Pinagbalatan ko. So, naisipan ko kasing i-vlog kasi may nagtatanong mga luto daw. Yeah. So, ito na yung lahat ng mga sangkap. And ilalagay natin to ngayon. So, patayin na natin yon. Okay na to. Tapon mo ngayon yung sabaw. Ayan. Ilang beses na ako napaso nitong... Ayan. Tapos hugasan mo siya. Ayan lang muna natin yan dyan kasi nagkapaso ako dahil dyan sa dumikit yung balat ko dito. Bahala siya dyan. Mamaya ko na yung kukunin. Ito, sabaw lang yung iinumin nila nyan mamaya. Parang ginawa nilang tubig. So, ito yung magiging ulam ko. Ayan. And ilalagay mo ngayon siya dito. Ayan. Lagyan mo ng sabaw. Ayan. So, wait lang. Lalagyan ko lang ng sabaw. Ayan. So, ito yung pang last na tubig. Ayan. And then, tatakpan na natin ngayon. So, ayan na yun siya. Kung ano yung sinabi ng amo nyo na sabaw, panglunod nyo lang lahat yan. And, tapos na. Sabaw na yan. Tapos, pakuluan nyo siya ng pag kumulo, 25 minutes. Ayan. So, salang na natin. Ayan. So, ayan na yung sabaw. So, one dish down. Ayan. Ayan. So, ito chicken breast and then cornstarch. Ganito mag-marinate. Chicken breast and then cornstarch and then asukal. Ayan. And then, eto. Soy sauce. All-purpose seasoning sauce. So, hindi ko na siya tatansyahin ko na lang siya ngayon. Dapat kasi may suka to eh. Yaan mo na. Ayan. And then, paghalu-haluin mo lang yan lahat. So, wait lang. Kuha ko ng pang-halo. Yan, so ganito lang mag-marinate ng manok. And then, ilalagay na siya sa oven pagkatapos. Ilagay sa oven, 20 minutes. Ayan, so luto na siya. So mamaya, ilalagay natin to sa oven kung di ako mahuli ng amo ko. Pero kung mahuli ako, ganito na lang. Pag nag-marinate na lang muna, sunod na pagluto. Okay? Yan, so, ayan lang muna. Hey guys, hindi ko na videohan. Tatlong itlog ilalagay
And then, lagyan siya ng tubig hanggang sa 380 measuring cup. Yung gamit ko. So, tatlong itlog nilagay ko dito. And then, nilagyan ko siya ng tubig hanggang dito siya sa 380. Tapos, halo-haloin lang siya. Ito yung steam egg. Tapos, sasalain mo siya ngayon. Ay, ang hirap. Ayan, vlog pa. Ayan, sasalain mo siya para yung bula hindi mapunta. Ayan. So, ayan, nasala yung bula. So, ganyan na siya. Lagyan siya ngayon ng dried shrimp. And then, tatakpan siya ngayon ng foil. So, pagkatapos ko siya takpan, papakita ko siya sa inyo, okay? Luluto tayo ng steam egg. So, i-on. Menu. Steam. Steam. And then, start. Water tank. So, kailangan punuin natin to. Ayan. So, ayan. So, pwede na natin ilagay ngayon yung steam egg, yung itlog. Ayan. Stop. Lalagay na. Ayan, so nilagay na natin yung itlog. Nandun na siya sa loob. Ayan. Ayan, so click start. Ayan. And then, pag nag-timer to, nagsimula tong mag-time, timer ka na din ng 20 minutes. After 20 minutes, luto na yung itlog, pwede na i-serve. Reset. Ayan, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan. So guys, luto na yung itlog dito and ayan na, kinuha ko na siya sa oven and binuksan. So ayan na yun siya, voice over na lang kasi tahimik yun kasi may amo na ako. So panakaw na lang akong nagvi-video niyan. Ayan, so ganyan na yung steam egg. This one is stir fry na gulay. So hindi ko alam yung anong gulay siya pero lahat ng mga ayan, dahon-dahon, ini-stir fry and ganito yung pagluto niya. Luya lang yung nilalagay.
Pagkatapos, mantika, and then luya or bawang, and then ilagay ang gulay. Pagkatapos, halu-haluin. Pagkatapos niyan, na mapuno na siya ng purong mantika, ilalagay mo ngayon yung tubig na mainit. And takpan for 3 minutes, and then serve.